Magandang hapon mga kapamilya, mga kabarkada at mga katambay. Ngayong hapon ay tunghayan natin ang isang kwento ng isang ama. Ilang tampok na kwento sa ating Father's Day Special. Si Tatay Hernando. Hirap maglakad, may diabetes at nabulag ang kanang mata ni Hernando Paglikaway, 60 anyos, Tubong, Mindoro. Nawalan siya ng trabaho matapos magsara ang kumpanyang pinapasukan sa kasagsagan ng pandemya noong isang taon. Kasama niya ang asawa at tatlong anak sa Saudi. Dumating nga sa punto na halos wala na silang makain, umaasa sa mga inaabot ng mga kaibigan at unti-unti na rin nawalan ng pag-asa sa buhay. Isang taon mahigit na. Dati sa airport ako, yun yung airport ang mga ko, yung IT girl. Kaso, yung dati yung kumpanya, nagkaroon ng problema dahil sa pandemic. Nagsarado. Namasukan siyang fuel technician sa Bakri Company at nasa 10 o 15 na lang ang naiwang manggagawa. Nagkapatong-patong pa ang problema nilang buong pamilya nung binigyan siya ng exit visa at end of service benefits sa dati niyang kumpanya. Saka pa nila nalaman na maaring hindi makakasama sa pag-uwi ang anak dahil sa problema ng resident ID o ikama. Na-destino siya sa dida, hindi ako marunong mag-asikaso. So, pagbalik niya, yun inasikaso niya, natakpan naman ang natakpan. Aniya, sinubukan nilang ayusin ang papeles ng anak gamit ang kaunting pera na natanggap pero kinapos ito. Nagbayad daw sila ng renta sa bahay, tubig, kuryente at niloko pa di umano sila ng ilang kaibigan. Nanawagan din si Tatay Hernando kay Pangulong Duterte at sa Philippine Ambassador to Saudi Arabia na si Ambassador Adnan Alonto na tulungan silang mag-ama na makauwi na sa Pilipinas. President Duterte, okay humihingi sa inyo ng tulong, kaya umaasa po ako sa inyo pa. President Duterte, sana tulungan niyo ako, lalo na kay Alonto, alas ang naglalakad-lakad ng mga tao. Sana makasama naman kami sa mga kinakailangan matulungan. Dahil talaga wala na po kami pagkain, isang taon na po mahigit. Ay ito nga po ako nangihinaan. Hindi ko po alam kung pakinggan saan tatagal yung buhay ko. Bulag na po ako. Sa lalong to, humihingi po ako sa inyo ng pag-asa. Malinaw na pag-asa na makauwi. Isang nagmalasakit na kababayan ang nagsabi sa TFC News ng kalagayan ni Tatay Hernando. Nung lumipat kasi kami ng bahay, nakita namin yung sitwasyon ng katabi yung kwarto namin na hindi na talaga maganda. So, napag-isip-isip namin na lumapit na sa TFC News at para matulungan na rin sila kasi nakakaawa na talaga yung sitwasyon nila. Agad na ipinaabot ito sa tanggapan ni Ambassador Adnan Alonto sa pamamagitan ng text message. Sa text message, sinabi ni Ambassador Adnan Alonto na may parating na repatriation sa susunod na buwan. Nais niya na maisama ang mag-ama. Nag-assign siya ng isang case officer para tumutok para makauwi na sila. Pero nilinaw ni Ambassador Adnan Alonto na dadaan pa sa mahaba-haba at tamang proseso ang mag-ama lalo na sa status ng anak na walang ikama. Umaasa rin si Ambassador Adnan Alonto na hindi magkaaberya ang paglalakad ng papeles ng mag-ama. Ilahinamo na nga ng todo sa panahon si Tatay Hernando. Pero sa kanyang kagustuhan bilang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang mga anak, nais si Tatay Hernando na mapabuti ang kalagayan ng kanyang anak na babae. Kaya lumapit siya sa amin, sa TFC News at sa Pinoy Arabia. Nagpatulong siya upang makauwi at mailapit natin sa Embahada ng Pilipinas dito sa Saudi Arabia. At di naman tayo nabigo, natulungan siya. At natupad nga ang kanyang hiling. June 19, 2021, isa si Tatay Hernando sa nakauwi sa Pilipinas. Nais lamang niya na mabigyan ng tamang pamumuhay ang kanyang anak, mamuhay ng normal, na kung dito ay hindi magawa dahil nga kulang sa dokumento o wala nga resident ID ang kanyang anak. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa akin, kina Ambassador Alonto, sa mga taga TFC News na siyang nagasikaso sa amin sa bahay na pinuntahan po kami. Ganon din po sa Philippine Embassy na siyang umaayos po ng mga papeles namin. Nandahan nga po kay Mr. Alonto. Kaya po nagpapasalamat ako ng marami.
lalo't higit sa mahal nating Pangulong si Duterte. Kaya po maraming salamat po sa inyo. At kung hindi pa naman siguro kami nakita ng kapitbahay na namin na si Carol, ay baka wala rin po dito nag-report dito sa amin. Pero salamat po ng marami sa lahat ng mga taong tumulong sa amin. Lalong-lalo na nga po sa Diyos na siyang nag-iisang Panginoon ating lahat. Kaya po maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat mga kapamilya at mga kabarkada. This is Don Romantico ng Pinoy Arabia.